Okay. Okay. Idol, next na po natin. Okay. Okay. Next po natin si Ketty Fee Cabalar. Reklamo niya ang dati niyang nakarelasyon tungkol sa pagbabanta, panggugulo nito. Ayaw kasi siyang tigilan, idol, hanggat di daw po siya nakikipagbalikan. Ma'am, magandang hapon. Nakapanin po. Joffrey Kapauan. Kapauan. Ano po? Kapauan po, sir. Kapauan. Yes po. Makulit po ito. Opo. Hinaharas po kayo. Yes po. Ayaw na po sa kanya, tinapos niyo pong relasyon niyo. Tinapos ko po yung relasyon ko, pakipagrelasyon ko sa kanya, pero pinalalabas po niya na kumamit daw po ako. Ano po? Kumamit daw po ako sa katrabaho po. Anong klaseng pangharas po ang ginagawa, ma'am? Pumupunta po doon sa work ko. Sinoli po niya lahat ng mga gamit ko kasi nakipag-decide na nga po akong maghiwalay na kami. Yes, ma'am. Tapos, nung nakaraan pong May 8, sinaktan po niya ako, sinugod po niya ako sa work ko kasi hindi po talaga niya matanggap. Nakapag-latero kayo medical certificate? Yes po, meron po. Eh, pakulong na lang natin. Pwede po. Kayang-kaya, sobra pa sa kaya, pinakakaya sa lahat ng kaya. Medical certificate, blatter, boom. Yari ito, kulong to. Mr. Joffrey Kapauan. Hirap ako sa pinito. Jeffrey na. Sir Jeffrey, magandang hapon. Sir. Hello, sir. Sir, andito po si Miss Kathy. Ito pong dati niyong girlfriend. Magandang hapon po. Sir, hinaharas mo raw siya at pinayuhan ko po siya na sampang kayo ng kaso. Eh, sir, ganito po kasi yan, sir. Ginagawa ko po kasi yung ganon, sir. Kasi, sir, gumawa po siya ng account na yung mukha ko at yung mga picture ko before na yung ito lang, ginagawa niya at pinapasa niya din sa mga puto, sa mga kaibigan ko. Kaya ako naman nagawa yun, sir. Sir, ikaw ba naman, sir? Ako, sir, binuway ko na ilang taon yun, sir. Sa totoo lang, handa ako mag-testify kahit mga kasama dito sa bahay, sa buong barangay namin. Sir, nagpakabuting tao ako, sir. Tapos, sir, anong ginawa niya, sir? Nilayasan ako. Nung nagkatrabaho siya, sir, nilayasan niya ako. Tapos, sir, nagtiwala ako doon sa kapatid niya na akala ko doon po siya nakatira. Kasi ang sabi niya sa akin, kasi, sir, madalas mag-layas yan eh, tinatanggap ko lang. Tapos, sir, kinakatira niya yun, nagdadroga ako, nagdadangin ako, sir. So, sir, ang gawa niya lang yung gusto niya, sir. Okay. Ipapasok niya yung mga dating nakaraan ko, sir. Okay, sir. Tinan mo, sir. Alright. Tapos ka na, sir? Okay, tapos ka na, sir. Tapos na po kayo? Pwede? Hindi pa po, sir. Hindi pa, sige. Ko na, sir. Sige po, go ahead pa. Sir, sige. Gusto ko kayong makaharap, sir, para akong biktima rito, sir. Okay. Gumawa po ba ng ano sa barangay yan, sir, na hindi ako pwedeng tumira dito? At inaway ko siya. Sir, dikit-dikit ang bahay dito, sir. Okay. So, inaway ko yan, sinaktan ko yan. May blatter po. Parinig sa mga tao rito. Okay, gusto mo pumunta rito, Sir Joffrey? Sir, may pasok po ako, sir, eh. Schedule na lang po natin. Sir, waiting naman po ako, sir, opo. Okay. Wala tapos, pong problema yun, sir. Tapos na ako kayo, Sir Joffrey? Opo, tapos okay. Na po. Sir. Tapos na, okay. Sir Joffrey, sabi niya, meron po siyang hawak na medical certificate at blatter na magpapatunay na siya po ay sinaktan ninyo. At Ma'am, sir, nung nagsasalita kasi, hindi kita interrupt, ikaw naman, sir. At yun po ay gagamitin namin para magsampa ng kaso sa piskalya nang sa gayon kayo po ay mawawarant. Okay, sir? Nag-guess niyo po, sir? Sir, pwede po ba sumagot, sir? Sige po. Sir, yan po yung pinapaliwanag kong na papel na hawak-hawak ni sir. Ginawa niya po sa Batangay yan, sir. Pero, ano, 2 days, nagtama po kami. Tama na. Ikaw na lang po salita. Ma'am, anong gusto niyo sabihin, ma'am? Sir, nawalan po ako ng trabaho dahil po sa ginagawa niyang panggugulo sa page po ng pinagtatrabahoan ko, sir. Bali, tatlong anak ko po yung binubuhay ko nang ako lang, hindi pa ako humihingi ng sustento sa kanya. Kaninong anak yung tatlo? Yung isa po, yung bunso sa kanya po, yung dalawa po sa iba ko po. Hindi ka humihingi sa kanya? Hindi pa ako humihingi sa kanya. Ganito meron na lang po kaming usapan, sir, sa barangay na kada week po magbibigay siya ng 1,000 sa pero akin. Hindi po niya ginawa. Hindi ko na po hinabol yun. Hindi po ako nag-complain, nag-hain na kasus para sa dala mo ba medical certificate yes, mo? Yes po. Eh, dumiretso na tayo sa police. Eh, Mr. Jeffrey? Sir? Sir, tama na, sir. Lasing ka pa ata. Sir, sasamahan po namin siya sa PNP siguro, ano? Muna. At sinisiguro ko po sa iyo, sir, kayo po ay mawawaran. Bugbugero ka pala, sir, eh. Meron ebidensya? Nandiyan ba? Pwede yes, makita? Yes po, nasa bag. Pakikuha nga para makita natin nagsasabi talagang totoo itong si ma'am para tuloy-tuloy na. Ngayon po mismo, ma'am, diretso na tayo sa
Saan ba kayo nakatira? Sa Tayuman po, sir. O, doon sa Tayuman Police Station, doon tayo magsampa ng kaso. Sila may jurisdiction para may diretso na natin agad yung pagsasampa ngayong hapon na ito. Mr. Geoffrey? Po. Sasampahan po namin kayo ng kaso. So, sir. Sir, paano naman po yung karapatan ko naman, sir? Sir, sir, paano naman yung pakatulong sa akin, sir? Sir? Tapos ito po yung ano po? Yan po yung sinugod niya ako sa work ko nung May 8. Oh, nako. Dami pa lang kaso. Hindi po ako nakapasok dyan. Tapos yung medical po certificate. And dito po yung ito po yung pinapagkasunduan namin na alis po ako. May blotter pa. Yan po yung unang bali maraming beses na rin po na hindi na po ako. Meron ng medical certificate, may blotter pa, kompleto rekados talaga. Oy, Mr. Geoffrey, makukulong ka na, sir. Ano yan? Sir, paano naman yung karapatan ko? Sir, niloko ko ng tao. Ano po? Niloko po ako niyan, sir. Sir, lahat ng binibigyan niya sa inyo, sir, puro panlalo. Sir, kaya ko patunayan niya, sir. Sir. Maliba na lang, sir. Maliba na lang, sir. Eto po, sir, sasabihin sir. Ko sa inyo. Yan po ba marunong ang tao na yung kinakasama ko, pinagkatiwalaan mo, yung pananakit sa akin na ibang lalaki. Sir, granting na totoo po yung sinasabi niyo. Okay? Halimbawa na lang, sir, kunyari na lang, totoo ang sinasabi mo, hindi mo pwedeng gamitin dahilan yan para saktan mo ang iyong partner. Sir. Now, sir, kung siya po'y naging salawahan at kayo po'y kasal, then merong katapat na kaso laban dun sa partner mo. In this case, hindi naman kayo kasal, kahit pa man lalaki siya ng 1,000,000 beses, wala kang magagawa hanggang iyak ka na lang at reklamo. Pero hindi mo pwedeng saktan pa rin, sir. Dahil kapag sinaktan mo, ito pong katapat mo, violence against women and children o physical injury. At ikaw po'y makukulong, sir. Okay, sir? Sir, bakit ba kayo sa akin, sir? Anong gusto mangyari ito? Pinakpon niya ako, yan sir. Yan nga po, makulong ako siya kasi sobra na po ang panggugulong sa akin sa family ko po, sa mga kuya ko na hindi siya pinapatunan. Kasama ko po sa mga trabaho. Ano bang trabaho nito, ma'am? On-call bouncer lang po. Hindi ko na po alam kung anong trabaho niya ngayon kasi hindi na po nakikibalita sa kanya. Opo. Nahuhuli ko po. Ah, adik. Nako! Eh, ba't pa natin kukorte ito? Nandiyan naman pala yung tukhang mas mabilis. Eh, Sir Geoffrey! Sir, pas. May takot po siya sa akin ng sa post ko ng ano, sir, yung pahalan ko at saka yung sa Facebook ko, sir, na masama ako. Ay, ginawan din po pala niya ako ng account ko. Sir, Geoffrey, sir. Hello, Geoffrey. Ako, nakikinig po ako. Okay. Bakit pa natin ito korte? Isusumbong na lang kita sa pulis para matukhang ka. Di, nakasave pa yung PNP natin. Sir, nakasave pa yung korte ng mga kaso-kaso. Sir, hindi naman ako nag-aari. Yun na nga po yung inaasin niya sa akin. Palaging ginagamit niya sa akin. Sir, malaking tao po. Yan na po ang nagpapagawa. Malaking tao ka? Ano ngayon kung malaking tao ka? Di, mas lalo ako maniniwala na nambubugbog ka, sir, kasi malaking tao ka. At sa barangay po ako, sir. Bubugbog ka ako sa barangay, sir. Ano po, wala akong... Buti sana kung sinabi mo, payat akong tao, PWD ako, yan, maniniwala ako. Pero sabi mo, pinagmalaki po yung malaking tao ka, di lalo ako maniniwala. Sir, hindi po ko nagsabi na malaking tao, sir. Ang sabi ko, sir, wala po kung ano, sir, wala po kung sinabi, sir, o bilangin lang po ko, sir. Sir? Sir, kaya ko kayo tingnan sa mata, sir, na hindi ako nagsisimulong kayo, sir. Ako biktima rito, sir. Ako po ang biktima. Sige po, sir. Sir, ang sinasabi ko lang po sa inyo, Sir Geoffrey, meron kasing hawak na medical certificate ito si madam. Nakita ko na po, galing po sa isang ospital. Meron din pong blotter, galing po sa isang barangay na sinasabi na siya po'y sinaktan ninyo at nagsumbong po siya matapos niyo sansaktan at nakapag-medical po siya at kayo po itinuturo na nanakit sa kanya. Yun po'y enough na yun na para mag-prosper yung kaso sa korte, sir. Okay, sir? Ngayon, sir, sandali lang, sir, one case yun. Now, kapag tuloy-tuloy po yung ginagawa ng pangaral sa kanya, pagbabanta, another case po yun. Sa tuwing gagawa po kayo ng mga kabalastugan laban sa kanya, another case po yun. Hanggang sa maging patong-patong ang kaso nyo, sir, wala na, sir, mabubulok na kayo sa bilangguan talaga. Kasi kayo, sir, idea po, gano'ng ginawa niya sa akin. At saka, sir, siya nga pala, sir, yung mga bouncer, pagdating sa Muntinlupa, ginagawang, ano na, ano ba, ha? Ba't ka tumawa? Yung ano po, madas. Pag yung mga bouncer doon, eh, ginagawang chicks ng mga maton sa kulungan. O, ba't napagano'n si May? Hindi, totoo yan. Yung mga bouncer, tapos lalo pa't ikaw pala, nang bububog ka ng babae, anong pumada? Mantika?
Hindi, totoo yan. Oh, galit yung mga sa mga muntinlupa. Galit yan sila sa mga nang-aabuso ng mga kababaihan, ng mga kabataan, ng mga bata. Oo. Oh, pagdating mo doon, sir, nako, baka isang galon na Baguio oil. Ito siya. Ha? Ito saan po siya. Siya? Ano ba itsura nito? Nako. Ha? Oh, tingnan natin. Bouncer daw ito. Eh, lalong manggagalit. Nako. Nako. Tulo laway dito yung mga maton dyan sa muntinlupa. Sabi nila, okay na, meron akong chicks dito ngayon. Matay kang bata. Nagpapatawa lang ako. Pero si ma'am, di ko talaga patawa. Oh. Ayan, napatawa si ma'am. Yeah. Sige ma'am, sasamahan po namin kayo sa presinto para makapag-file ng kaso. Tapos lahat po ng mga pagbabantaan niya, ipunin niyo po yan sa cellphone, gagamitin po natin another case po yan. Pero yung pong, ito pinakita sa akin, hawakan niyo po, matibay na ebidensya na po yan. Letter plus medical certificate. Okay na po yan, ma'am. Naniniwala na po kami sa inyo. Okay? Salamat po, sir. Salamat po, madam. Sige, sasamahan po namin kay ma'am, ha? Thank you po, sir. Ganahapon po, ma'am. Thank you po. Okay.